mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na po ang ating mga headlines sa IC Balita Nationwide panghapong edisyon ngayong araw ng Biyernes. Ngayon po ay 30 sa buwan ng Oktubre 2020. Pagsasailalim sa lifestyle check sa lahat ng mga pulis, ipinagutos ni PNP Chief Cascolan. Petrol sa Bagyong Quinta umakyat na sa 22. Inflation rate kayong buwan ng Oktubre, bahagyang gumalaw. IATF bumuo ng task group na tututok naman sa programa para sa COVID-19 vaccination. At balita sa ibayong dagat, mahigit 100 pasahero patay sa paglubog ng barko sa Senegal. Sa sports, mga laro ng PBA suspendido simula ngayon. At sa atin pong balitang pangkalusugan, green tea mainam na pampapayat at panlaban kontra cancer. At sa showbiz, Madam O-Ring, pumanaw na. IZ Balita Nationwide. Muli magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nasa IZ Balita Nationwide panghapong edisyon. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Mon Ilagan at Edwin Eusebio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni PNP o Philippine National Police Chief General Camilo Cascolan ang pagsasailalim sa lifestyle check ng lahat ng mga pulis simula sa mga opisyal hanggang sa mga mababang rango. Ayon kay Cascolan, pangunahan ito ng IMEG o Integrity Monitoring and Enforcement Group na katuwang ang IAS o Internal Affairs Service ng PNP. Partikular na tututukan ng 2 unit ng PNP ang pagtukoy kung maluho ang pamumuhay ng mga pulis at kung may ibang kinikita ang mga ito maliban sa kanilang buwanang sweldo. Pinababantayan din ni Cascolan ang transaksyon ng bawat police unit. Ani Cascolan, ang naturang mga hakbang ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng PNP kontra katiwalian, alinsunod na rin sa nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na linisin mula sa korupsyon ang buong pamahalaan. Binigyan din naman ng PNP chief na pananagutin at papatawan ng nararapat na parusa ang sinumang pulis na mapapatunayang sangkot sa anumang uri ng katiwalian. Samantala, sa ilang pang malalaking balita ngayong araw, umabot na sa 22 ang mga namatay dahil sa Bagyong Quinta. Batay ito sa pinakahuling datos mula sa NDRRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council. 2 sa mga nasawi ay mula sa Calabar Zone, 8 sa Mimaropa, 7 sa Bicol, 2 sa Western Visayas at Central Luzon. Samantala, abot naman sa 33 bilang ng mga nasaktan at 4 pa ang patuloy na hinahanap. Sa kabanahong datos mula sa NDRRMC, nasa 176,532 na pamilya o katumbas ng 775,513 na tao ang epektado ng bagyo. Samantala, sa kaugnay na balita, mahigpit na pinag-iingat ng NDRRMC ang mga residente sa mga lugar na daraanan ng bagyong Rolly. Babala ito ni NDRRMC spokesman Mike Timbal kasunod ng pagpasok sa bansa ng panibagong bagyo na tatahaki ng mga lugar na dinaanan ng naunang bagyong Quinta. Dahil dito, pinayuhan ni Timbal ang mga taga Bicol Region, Eastern Visayas, Katimugang Luzon, maging ang taga Metro Manila na huwag nang lumabas ng bahay kung hindi importante ang kanilang mga lakad at manatiling updated sa lagay ng panahon.
Samantala, naka-blue alert na ang probinsya ng Pangasinan bilang paghahanda nga sa posibleng pananalasa ng bagyong Rolly. Nangangahulugan itong naka-alerto na ang lahat ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno, kabilang ang pagpoposisyon sa mga rescue equipments. Dinomonitor din ng mga otoridad ang water level sa iba't ibang ilog sa Pangasinan, gayon din ang San Roque Dam. Kumilos na rin ang mga residente at pinatibay na kanilang mga kabahayan, partikular ang mga bubong sakaling mandalas ang bagyong Rolly na maaaring magdala raw ng malakas na ulan at hangin na nasa signal number 304. Inaasahang maglalandfall ang bagyong Rolly sa Central Luzon, Quezon area sa Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Siyam na sandali at 47 segundos sa kapat ng hapon sa iba pa nating mga balita. Posibleng hindi gumalaw ang inflation rate o bilis sa pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ngayong Oktubre. Batay sa pagtaya ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Economic Research, maaring maitala sa pagitan ng 1.9 hanggang 2.7% ang inflation ngayong buwan. Gayunpaman, sinabi ni BSP Governor Benjamin Jokno, mas malaki ang posibilidad na manatili lamang sa 2.3% ang inflation rate ngayong Oktubre na katulad ng naitala noong Setyembre. Ayon kay Jokno, ilan sa makakaapekto sa inflation ngayong buwan ang pagtaas sa singil ng kuryente ng Meralco, tumaas na presyo ng LPG at kerosene at epekto ng pananalasa ng bagyo sa mga produktong pagkain. Nakadagdang i-anunsyo ng PSA o Philippine Statistics Authority ang inflation ngayong Oktubre sa susunod na linggo, Nobyembre a 5. Samantala, bumuo na ng task group ang IATF or Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases bilang paghahanda sa programa ng gobyerno para pa rin sa COVID-19 vaccination. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pamumunuan ng Department of Health ang binuong COVID-19 Immunization Program Management Organizational Structure. Hinatasan na rin ng IATF ang DOH na agad pulungin ang mga bagong tatag na task force para sa COVID-19 immunization at bumuo na rin ng mga sub-task groups kung kinakailangan. Sinabi ni Roque, dahil sa pagbuo ng naturang task group, matitiyak ang matagumpay at sistematikong pagpapakalat ng bakuna kontra COVID-19 sa target na populasyon. Una na sinabi ni Secretary Roque, plano ng gobyerno na libreng mapabakunahan ang nasa 20 milyong Pilipino kung saan prioridad ang mga mahihirap, mga pulis at sundalo. Samantala, pinayagan na ng IATF o Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang pagbabalik ng face-to-face clinical internship program ng University of the Philippines College of Medicine. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, gagawin ang internship ng mga estudyante ng UP College of Medicine sa Philippine General Hospital sa Metro Manila. Maliban dito, plano rin ng UP na siyang nangangasiwa sa PGH na maglagay ng extension ng ospital sa loob ng main campus ng universidad sa Diliman, Quezon City. Layunin itong mapalawak pa ang kapasidad ng PGH at maging karagdagang training ground para sa mga nangangarap maging isang doktor. Samantala, pumalo na sa 7,141 ang kabuang bilang ng mga dinapuan ng COVID-19 sa hanay ng Philippine National Police. Ayon sa PNP Health Service, ito'y makaraang makapagtala ng 44 na mga bagong kaso ng virus sa nakalipas lamang na magdamag. Sa datos, aabot sa 556 ang kabuang aktibong kaso ng COVID-19 sa hanay ng pulisya. 31 naman ang nadagdag sa bilang ng mga gumaling dahilan para umabot na sa kabuang 6,563. Sa kaparehong tala, nananatiling nasa 22 ang bilang naman ng nangamatay na pulis dahil sa COVID-19. Alas 4:13 ng hapon at ngayon naman alamin natin ang update mula kay Patrol No. 5 hinggil sa mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala ngayong araw na ito mula sa Department of Health. Patrol No. 5, come in! Nadagdagan pa ng 2,006 ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, habang 636 ang gumaling at 38 ang namatay. Sa kabuuang bilang ng naitalang kaso sa bansa ay 378,933
habang ang aktibong kaso naman ay 41,291. Nasa 330,457 man ang kabuuan ng gumagaling sa sakit at 7,195 ang namamatay. Sa mga kasong naitala, pinakamarami sa Batangas ay sinunda ng Cavite, Quezon City, Rizal at Bulacan. Halos nasa 94% o 94.4% ang mild at asymptomatic na kaso, kung saan 6.9% naman ang nag-positibo mula naman doon sa 309 na nagpasul. Ito'y Bagal No. 5, ay Power Bullets, ang Bilometer Lakas, BWIC. Samantala, iba't ibang unit ng militar at pulisya pinakilos na rin para sa paghanda sa pananalasa ng Bagyong Rolly. Patrol 9, J. Mark Dagala. Handa ng Armed Forces of the Philippines, o AFP, at ang Philippine National Police, o PNP, na pipinto pananalasa ng Bagyong Rolly sa bansa. Ito ang pagtitiyak ni AFP Chief of Staff General Gilbert Tapay at PNP Chief Police General Camilo Cascolan sa harap na rin ng panta ng bagyo sa Silangan, gitna at Katimugan, Luzon, kabilang nasa Metro Manila. Kasunod nito, inatasan na nila Gapay at Cascolan ang lahat ng kanilang disaster response unit na agad kumilos para sa posibleng pagdilikas, habang ipinuposisyon na rin ng PNP ang kanilang sariling food bank bilang paunang ayuda sa mga maililikas silang residenteng apektado ng bagyo. Ayon kay PNP Spokesman Police Colonel Ismael Yu, kabilang sa mga nakalertong unit ng pulisya ay ang Highway Patrol Group, Special Action Force, Maritime Group at Police Community Affairs and Development Group. Inatasan na rin ng PNP Chief ang lahat ng regional, provincial at city mobile force companies na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa pagkakasan ng pagdilikas kung kinakailangan. Pagtitiyak din ng PNP Chief, ayon kay Yu, na sa mga tanggapan ng pulisya, na tiyaking maaayudahan ng mga maapektuhan lugar na mabubuksan agad ang mga kalsada upang madaling may parating din ang mga tulong sa mga nasa lanta. Patrol 9, J. Mark Dagaran, ang gulat sa Impilo Metodo Lakas, DWIC. Maraming salamat, Patrol Number 9, J. Mark Dagala. Oras po natin, alas 4:16 ng hapon. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Balik po tayo sa ikalawang bahagi ng IC Balita Nationwide panghapong edisyon. Kami pa rin ang inyong kasama, Moni Lagan. At Edwin Eusebio. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, magsasagawa ng All Souls Day online praying gathering sina Senadora Riza Ontiveros at ilang opisyal ng simbahan, kasunod ng pagsasara ng mga sementeryo, kolumbaryo at iba't ibang himlayan bilang pag-iingat sa posibleng pagkalat ng COVID-19. Ani Senadora Ontiveros, ang isa sa mga online prayer gathering na pinamagatang Liwanag at Lingap ng Pag-asa, panalangin para sa mga pumanaw at kagalingan mula sa COVID-19, ay layo magbigay ng pag-asa sa bawat isa, lalo na sa mga dinapuan ng COVID-19 at mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa virus. Pagdidiin pa ng Senadora, ang pagdarasal ang maituturing na pinakamainam na sandata sa anumang kinakaharap sa buhay. Ilan pang mga mahalagang ulat, hindi na muna raw matutuloy ang naunang in-announce na pagpapatupad ng temporary shutdown sa operasyon ng MRT3 simula bukas, October 31 hanggang November 2. Ayon sa abiso ng MRT3, pinamura ni Transportation Secretary Art Tugade na suspindihin ang nakaschedule na weekend shutdown bilang pag-iingat sa posibleng pananalasa ng Bagyong Rolly. Sinabi pa ng DOTR MRT3 na mahalagang maprotektahan ang mga manggagawa na magiging bahagi ng aktibidad sa naturang mga petsya. Nakatakdasan ng isaayos ang 34.5 kilovolt alternating current switch gear na ang depot sa mga turnout sa Top Avenue Station. Pagbibigay na lamang daw ng announcement ang pamuno ng MRT3 kung kailan matutuloy ang weekend shutdown. Sa iba pa nating mga balita, binuksan ng pamunuan ng SM ang ilang malls ito para sa mga motorista na magkakabit ng kanilang EasyTrip at RFID.
Batay sa inilabas na abiso ng SM Super Malls, narito ang mga petsang itinakda ng pamunuan ng SM sa kanilang mga mall branches para sa RFID installation. Sa SM Aura Premier, sinimula noong October 28 hanggang ngayong araw, October 30, November 13 hanggang November 15. Sa Santa Rosa, November 1 hanggang November 3. Sa SM South Mall, November 7 hanggang November 9. Sa SM Bacoor, November 10 hanggang November 12. Walter Mart, Santa Rosa, Bel Air, November 1 hanggang November 3. SM Mall of Asia, November 16 hanggang November 18. Sa SM Clark, sinimula noong October 29 at magtatapos sa October 31. SM Dasmariñas at Walter Mart, Kawit Local, November 4 hanggang November 6. Samantala, sa kaparehong abiso ng SM Supermall, sinabi nito na walang kailangan isumiting dokumento at kailangan lamang ay magparehistro at magpa-load para sa RFID installation. Alas 4.22, ipinagpasalamat at ikinatuwa naman ni Senador Ramon Revilla Jr. ang pagpapalawig ng mga tollway operators sa deadline o palugit ng pagpapakabit sa kanilang RFID. Ani Senator Revilla, magandang layunin ng pagpapalawig sa deadline pero mababaliwa lang ang yan ito kung hindi ayusin ng tollway operators ang kanilang sistema na nakikita ang dahilan ng kaguluhan ngayon ng mga motorista. Pagdidiin ni Revilla, patuloy pa rin siyang nakatatanggap ng mga reklamo kung saan marami raw nagsasabi na hindi napaghandaan ang pagpapalit ng sistema tungo sa cashless transaction. May pa rin anyang nagre-reklamo na kulang ang stickers kaya't nagpapatupad ang mga installation centers ng cut-off na 100 stickers lamang kada araw. Ibinadyang din ni Revilla na may sumbong siyang natatanggap na may ilang mga fixer ang nag-aalok ng pagkakabit ng sticker sa 250 pesos na ilang beses ng mas mataas na sa dapat sanang babayaran sa consumable load. Kung kaya't pagtataka ng senador, bakit tila unlimited ang RFID stickers ng mga fixer ngayon nagkukulang o di kayo nauubusan ng stocks ang mismong operators nito. Mas pinaiting nagpagpapaalaala na sumunod sa iwas, hugas at pagsuot din ng mask at face shield. Ito raw po ay malaking tulong sa binubuksang turismo ng ating bansa. Ang detalye ng balitang yan mula kay Patrol No. 17, Jopel Teleño. Mayor, naniniwala nga po ang mga nasa sektor ng turismo na mas magiging maayos at yap na makababangon sila mula sa labis na bagalugmok sakaling alisin na ang mga restriction tulad ng COVID-19 testing sa mga MGCQ to MGCQ area na labis na nagpapahirap sa kanila para makaahon mula sa epekto ng pandemya. Sa virtual briefing ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa Bohol, sinabi ng negosyanteng si Henry Chusu na kapag wala ng mga restriction, tiyak na tataas ang bilang ng mga turista na magtutungo sa mga tourist destination na nasa MGCQ status at mas marami na rin aniyang empleyado ang i-hire o kukunin ng mga negosyanteng nasa tourism industry. Giit ni Chusu na matatalino ang mga Pilipino at sigurado aniya na sa tuloy-tuloy na pag-educate at pagbibigay paalala sa mga sa publiko na sumunod sa mga health protocols tulad ng pag-iwas, pagsuot ng mask at ang social distancing at paghugas ng kamay ay tiyak aniya na alam na ng bawat isa kung paano maiiwasan ang virus. Dagdag pa ni negosyante, kung walang turista, paano aniya makababalik ang mga kaawa-awang empleyado na pinatigil sa trabaho at ngayon labis na nalugmok sa kahirapan dahil sa kawalan ng mapagkakakitaan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño, nag-uulat sa himpilang may tonalakas, DWIZ. Samantala, isa sa mga quarantine facilities sa Metro Manila, binuksan na sa Marikina. Patrol 9, J. Mark Degala. Tinanggap na ng pamahalang lungsod ng Marikina mula sa Department of Public Works and Highways ang isa sa mga pinakamalaking COVID-19 quarantine facilities sa Metro Manila. Sa isinagawang turnover ceremony kanina, personal na inabot ni DPWH Secretary Mark Villar kay Marikina City Mayor Marcelino Chedoro ang ceremonial key para sa 136 na bed capacity quarantine facility na matatagpuan sa Kabayan Road sa Barangay Nangka. Aabot sa 37 container vans na pinagdugtong-dugtong upang gawing isolation rooms na kumpleto sa pasilidad tulad ng air conditioning system, mga higaan at palikuran
Ayon naman kay Chidoro, mayroon ng tatlong quarantine facilities ang Marikina sa kasalukuyan, tatlo sa Amang Rodriguez Medical Center, isa sa Marikina Hotel, isa sa Marikina Convention Center, isang bunker at isa sa Marikina Sports Center. Ipinagmalaki naman ni Villar na ang bagong quarantine facility na tinanggap ng Marikina City Government ay bahagi ng mega infrastructure program ng pamahalaan na Build, Build, Build the Program. Patronay, J. Mark Tagalog, gulit sa Pilimito ng Lakas, dito ko IZ. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Balita mula sa bansang Senegal, hindi bababa sa 140 migrants ang nasawi sa paglubog ng sinasakyan nilang barko sa bahagi ng Senegal sa West Africa. Ayon sa United Nations International Organization for Migration, tinatayang nasa 200 katao ang sakay ng naturang barko ng lumubog. Nasa 50 Manila ang nailigtas ng Senegalese at Spanish Navy, habang nasa 20 naman ang na-recover. Batay sa ulat, patungo sana ng Canary Islands sa Spain ang naturang barko nang masunog ito ilang oras lamang mula nang umalis sa bayan ng Embor sa kalumubog malapit sa isla ng St. Louis. Balitang Pampalakasan. Suspendido na simula ngayong araw ang mga laro ng PBA sa kanilang PBA bubble ayon sa PBA. Kabilang pagtalima na rin sa rekomendasyon ng pamunuan ng Interagency Task Force at mga eksperto mula sa Health Department. Ito ay para masigurong ligtas ang bawat kalahok sa naturang palaro. Mababatid na magtatagal ang ipatutupad na suspension hanggang mailatag ng PBA ang bagong safety protocols na kanilang ipipresenta sa IATF at Health Department. Sa dagong huli, giniit ng PBA na sila ay nagpapasalamat sa Interagency Task Force, Health Department at Clark Development Corporation sa suportang ibinibigay sa Liga sa kabila ng mga problema ang kinakaharap nito. Balitang Pangkalusugan. Sa atin po namang health news, mahilig ka bang uminom ng green tea, kuya? Basta tea. Eh, kape ang iniinom mo ngayon eh. Eh, pinabili ni Mayormon. Okay. Kuya, alam mo ba na nakakatulong ang pag-inom ng green tea sa pagpapayat at panlaban kontra sa cancer at iba pang karamdaman? Ayo, sinasabi nga. Ayon kasi sa pag-aaral, ang green tea ay hitik o mayaman sa antioxidants na may iba't ibang benepisyo sa ating kalusugan sa nakapagpapabuti ng ating brain function, gayon din ang pagpapababa sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Bukod pa rito, may tuturing din ang pag-inom ng green tea para mapanatiling nasa normal na level ang blood sugar ng isang tao at mababang cholesterol level nito. Sa huli, payo ng mga eksperto, mababaliwala ang benepisyong pangkalusugan ng pag-inom ng green tea kung hindi naman ito sasabayan ng proper diet at gayon din ng pag-e-exercise. Balitang showbiz! Alright, sa showbiz po ay pumanaw na sa edad na 80 si Madam Oring o kilala sa pangalang Aurea S. Erfelo sa Totoong Buhay. Inannounce mismo ng apo ni Madam Oring na si Daryl Simon Pexon ang sa kanyang Facebook post ang pagyaon ng kanyang lola. Ayon kay Darwin, labis nilang ikinalulungkot na hindi niya makikita na, makakausap at makakabanding at maririnig ang mga corny jokes ng kanyang lola Oring. Sinabi ni Darrell na matindi ang pinagdaanan ng kanyang lola sa senior years nito na hindi niya alam ng publiko. Sa ngayon, hindi pa isinasapubliko ng pamilya ni Madam Oring ang detalye sa kanyang pagpanaw. Kinilala si Madam Oring bilang manghuhula at aktres kung saan isa sa mga pinakasikat nitong prediksyon ay ang pagkapanalo ng boksingerong si Muhammad Ali sa Trilan, Manila noong 1975. Maraming pong pakikiramay. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Madam Oring and may she rest in peace. IZ Balita Nationwide. At sabihin niyo po ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito sa DWIC. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita, Molly Lagan. At Edwin Eusebio. Muli, maraming salamat. Magandang hapon. Paghandaan po natin ang darating na bagyong Rory. IZ Balita Nationwide.